Hello mga boss, meron na naman tayong gagawin ngayon, isang CRT TV, ayan, na ang brand, Samsung. So bale, ang issue naman itong TV na to, base sa customer, nagpa-power on naman daw tong TV, kaso pag on nitong TV, kulay puti lang daw tong kanyang display, tapos meron siyang mga lines. So yun bale ang problema nitong TV. Ngayon, itatry natin para mas makita nyo, para bago natin buksan tong TV, ayan. So, nag-on naman daw tong TV. Pansinin nyo. So, hintay lang natin. Ayan. So, yan bali ang problema nitong TV. Kulay puti lang siya. Tapos, meron siyang mga lines. So, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, bale nabuksan ko na tong TV. At kung papansin ninyo rin, ayan, marumi tong kanyang board. So, bago tayo mag-troubleshooting dito, gagawin ko na muna, lilinisin ko na muna tong kanyang board para bago tayo mag-troubleshooting, malinis tong kanyang board. So, yun na muna yung gagawin ko dito mga boss, lilinisin ko lang muna. So, ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko nang malinis tong kanyang board, kahit papano, lumilis naman, ayan. So, unang gagawin natin dito sa mga baguhan dyan or beginners. So, bago tayo mag-troubleshoot dito sa main board, so, i-check na muna natin dapat yung mga basic na dapat na i-check. Like tong mga filter capacitor, ayan, tignan na muna natin kung wala bang lumobo dito sa mga filter capacitor. So, dahil wala naman tayo nakitang mga lumobo na capacitor, so, sunod naman na i-check natin bago tayo mag-troubleshoot, itong kanyang mga solder. Ayan. So, i-check ko lang muna itong mga solder bago tayo mag-troubleshoot. So, sa mga baguhan dyan, ulitin ko, napaka-importante yan itong mga solder. Kaya, siguro doon yung check nyo mabuti yung mga solder. Baka kasi mayroong basag. Ayan. So, base sa nakikita ko dito sa kanyang mainboard, dito sa mga solder, halos okay pa naman, ayan. Wala naman akong nakikitang mga basag na solder. So, yung ganitong problema kasi mga boss, minsan yung ganitong problema na retrace lines, na kulay puti lang, tapos merong mga lines. So, minsan, ang nagiging problema lang dyan, solder. Kaya kung papasinin nyo, tinitingnan kung mabuti itong mga solder. Dahil yun nga yung daylan. Minsan, nagiging problema lang, loose solder. So, i-check din natin itong kanyang CRT board. Misan, kapag meron din loose solder dito, so possibly rin. Pero basta nakikita ko mga boss, okay naman itong mga solder. Ngayon, sunod na gagawin natin dahil okay naman yung mga solder. So, unang gagawin natin dito dahil retrace lines yung problema nitong TV. So, magpo-focus tayo dito mga boss, dito sa anyang 180 volts. So, yung 180 volts na yon, makikita natin yan dito sa kanyang terminal, dito sa playback. Papasinin nyo, ayan yung kanyang playback. So, yung playback, yung terminal niyan ay nasa 10 terminal. So, hanapin lang natin dyan yung 180 volts, naka-indicate naman yan, mga boss, dito sa board. Makikita naman natin yan, nakasulat naman. Kung hindi 180 volts, makikita nyo 200 volts. So, hanapin lang natin dito sa board, sa terminal nitong playback. So, kung titignan natin, bale, ito yung kanyang 180 volts. Ayan, yung may markang kulay itim na yan. So, yan yung kanyang 180 volts. Kung bibilangin natin, simula tayo dito sa collector, 2, 3, 4, 5, 6. So, pang-anim na terminal nitong playback, kung magsisimula tayo sa collector, so, yan yung kanyang 180 volts. Makikita nyo naman yan mga boss dito sa board, naka-indicate naman yan. Kung hindi 180 volts, so 200 volts. So yun yung kanyang supply para sa kanyang screen. So kung i-trace naman natin yan, ayan, pumunta yan dito sa CRT board. So i-trace natin. So kung i-trace natin mga boss, ayan, 180 volts, tumawid na rectifier diode. Ayan, tapos pumunta dito sa coil, ayan, tumawid ng coil at capacitor,
After ng coil capacitor, tumawid na dito. Ayan. So, nawala ko dito mo, boss. Balik tayo. Ayan, coil capacitor. Tapos, tumawid dito. Ayan. So, bale, dito siya pumunta. Ayan. So, resistor yan. Dumaan siya ng resistor dito. Ayan. Tapos, kung papasinin natin, meron pa siyang isang resistor na dinaanan. Ayan. So, yung resistor na yan ay fusible resistor. So, itong unang resistor, hindi yan yung susundan natin. Ang susundan natin dito yung fusible resistor. So, ito yun. Yan yung susundan natin. Tapos, pumunta siya dito. After dyan, so, tumawid na ng, ayan, tong socket wire. So, dyan siya pumunta. Kung susundan natin tong socket wire na yan, yung pinakaunang terminal niya, so, tumawid yan dito na sa CRT board. Ayan. So, dyan na bale pumunta yung 180 volts. Bale, ito siya. Ayan. Kung titignan naman natin dito, bale dito siya pumunta. Ayan. Tumawid na naman siya ng filter capacitor. Ayan. Capacitor yan. Ayan. So, ayan yung kanyang filter capacitor dito sa kanyang CRT board. Na value ay 4.7 microfarad by 250 volts. So, bale, magsusukat tayo ng voltage ngayon. Tingnan natin kung yung 180 volts, tingnan natin kung present ba yung kanyang 180 volts. So, ayan mga boss, bale, magsusukat tayo ng supply ngayon dito sa kanyang 180 volts. Bale, nakasaksak na tong unit. So, wag pala tayo dito mag-test point. Magte-test point tayo dito after na ng rectifier diode. So, ito yung 180 volts. So, yan. Tumawid siya ng diode. So, dito tayo mag-test point after ng rectifier diode. So, ngayon, tingnan natin. Ayan, kung papansin ninyo, ang nasukat natin dito sa 180 volts ay nasa 113 volts lang. So, napansin nyo, hindi normal yung kanyang supply. Ngayon, move ba tayo? So, try naman natin mag test point dito sa coil. Ayan. So, ganun din. 112 volts ngayon. Try naman natin dito. 0 volts. So, kung napansin nyo, pagdating dito sa, ayan, meron dito mga boss, 113 volts. Pagtalo na ng coil, so, wala na tayong masukat na voltae. So, posible itong coil na to, sira. So, ngayon, i-check natin yan. Bunutin ko na muna. Ayan. So, ulitin ko mga boss. Bale, ang gagawin natin ngayon, i-check lang muna natin yung coil na sinasabi ko. Bale, ito yung coil na sinasabi ko. Ayan. Sa mga beginners dyan. Ayan. Yung kulay green na yan, yan yung kanyang coil dito sa kanyang 180 volts. So, parang fusible fuse din yan. So, babaklasin natin yan dito sa board para ma-double check. So, tanggalin ko lang. So, kung papansin ninyo, ayan, tapos ko lang matanggal yung coil na sinasabi ko na posibleng sira. So, ngayon, i-double check natin gamit tong digital tester. So, dapat magbabaser to. Ayan. So, kung napansin nyo, wala tayong narinig na buzzer dito sa ating tester. So, ibig sabihin, itong coil na to ay talagang sira. Open sa madaling salita. So, dapat maubos ang pag-test dito para lang tayo nagtetest ng fuse. So, dahil wala tayong narinig na buzzer, open yan. So, itatabi na muna natin yan. Ngayon, dahil sira nga yung coil, na fusible coil, so, sunod naman na gagawin natin. So, maghanap na muna ako ng pamalit natin dito sa coil na to para mailagay na natin dito sa board. So, maghanap lang muna ako maubos. So, ayan, bale, meron na akong nahanap na coil. Ayan, halos same lang sila. Bale, ito yung ilalagay natin. Ayan. So, kinuha ko lang to sa mga scrap na board ng CRT TV. So, ganun din. Ayan, Samsung din tong board na pinangkuhanan natin na pyesa. Ayan, na coil. So, bale, dyan ko kinuha yung coil. Ngayon, bago natin ilagay tong coil dito sa board, so, itetest na muna natin to para maasiguro tayong kung good ba talaga tong coil na kinuha natin dun sa scrap na board. So, test natin. Ayan. So, buzzer lang yung pag-test dito.
So, kung naririnig nyo, nagbabasa itong ating tester, meaning good tong coil na kinuha natin. Ngayon, ito naman yung sirang coil. Ayan, so walang buzzer. So, sira talaga to mga boss. Hindi katulad dito, nagbabuzzer yung ating tester. Ngayon, dahil good to, so ilalagay na natin ngayon to. So, ilagay ko lang. Ayan. Ngayon, after natin mapalitan yung coil, so hindi na muna natin i-on tong TV para i-try. So, ang gagawin na muna natin, mag-check pa tayo ng mga ibang parts connected dito sa 180 volts. Katulad tong rectifier diode na yan, check natin yan, baka si shorted yan, kaya nasira tong kanyang coil. So, hindi na mong pwedeng basta-basta na lang masisira yung kanyang coil kung walang daylan. So, ngayon, mag-check natin tong rectifier diode na to. So, kung napansin nyo, ayan. So, kung papansin ninyo, halos parang shorted yung reading natin dito sa rectifier diode nitong kanyang 180 volts. So, ang gagawin natin para makasiguro tayo dito, so, bale, hiyang natin yung isang pan itong diode or tatanggalin natin para may double check natin itong rectifier diode. Kasi kung na-connect dito sa board, yung nakukuha nating na reading ay parang shorted. So ngayon, tatanggalin natin tong diode para ma-double check. So tanggalin ko lang ngayon. Ayan mga boss, so tapos ko nang mayang yung sampa nitong kanyang diode, nitong 180 volts. Ngayon, itetest ulit natin yan para malaman natin kung yan ba talaga yung shorted or hindi. So test natin mga boss, ayan. Reverse test na muna. Dapat reverse test. Wala tayong makuhang continuity. So, wala. Ayan. Forward. Ayan, meron. So, ibig sabihin, itong kanyang rectifier diode, so, hindi sira. Okay itong kanyang rectifier diode. So, posible, meron shorted dito mga boss, dito sa kanyang 180 volts. Kasi, kung napansin nyo, nung tinest natin itong diode na nakakonect dito sa board, yung reading na nakuha natin dito sa tester, halos kulang na lang shorted. So, posible meron talagang shorted dito sa kanyang 180 volts section. So, duda ako mga boss na parang merong shorted dito sa kanyang 180 volts section. So, kaya hindi na muna natin i-on tong TV para hindi masira yung kanyang coil na nilagay natin. Kasi kung i-on natin tong TV, posible masisira lang ulit yung coil na nilagay natin. So, kailangan hanapin na muna natin yung shorted. So ayan, kung papansin ninyo, bale, binaklas ko muna tong kanyang CRT board dito sa kanyang tube. Kasi dito tayo mag-check ng mga parts ngayon. Check natin tong mga diode. Ayan, yung nakikita nyong mga kulay team na yan, mga diode yan. So i-check natin yan. Lahat ng diode, pati na rin tong mga Zener diode. So sa mga diode na muna tayo mag-test. Lahat ng mga diode, pati na rin mga Zener diode. So, i-check ko lang muna mga boss. So, ayan mga boss. So, after ko matest yung mga diode, ayan yung mga kulay itim na diode na yan. So, wala naman akong nakitang shorted or leak. Pero lang dito sa kanyang mga Zener diode. Kung papansin ninyo itong mga Zener diode na yan, apat na maliliit yan. So, ito mga boss, meron akong isang na-detect na shorted. Ayan, yung Zener diode na yan, malapit dito sa spag or mylar capacitor. Ayan. So, ngayon, babaklasin natin dito sa board yan para ma-double check rin natin. So, tanggalin ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale yung isang Zener diode na yan, bale nang ko na muna dito sa board. Ngayon, itetest natin ulit yan para malaman kung talagang shorted ba yung Zener diode or hindi. So, itest ko lang. So, yung pagtest dito sa mga beginners, para din tayo nagtetest ng rectifier diode, reverse forward. So, tignan natin, ayan. Forward test, ayan. Meron tayong nakuhang continuity. So, tanggalin ko na lang dito sa board mo, Boston diode, kasi nahihirapan ako mag-test. At isa pa, para mas makita nyo itong Zener diode na tinetest natin. So, tanggalin ko lang. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, bale natanggal ko na ito Zener diode, ayan, maliit lang.
Ngayon, itetest natin ulit yan. Tingnan natin kung talagang shorted ba yan or hindi. So, ang pag-test dyan, ulitin ko, reverse forward. Para din tayo nagtetest ng mga rectifier diode dito. So, test lang natin. Forward test, ayan. Meron tayo na kung mga resistance. Ngayon, reverse test. Ayun, so ganun din. Sa reverse test mga boss, meron tayo na kumang resistance or continuity. So, ibig sabihin, dun pa lang, alam na natin na shorted yung diode. So, talagang shorted yung diode mga boss. Ngayon, tignan ko lang tong kanyang IC, baka may tama na rin. Kasi itong kanyang center diode na yan ay sira, shorted. So, dun sa center diode na shorted, meron naman tayong pangkuhanan ng pyesa dyan. Ayan, itong board na to. So, Samsung din to. So, wala tayong problema dyan. Meron pang CRT yan. Ayan. So, kamukhang-kamukha to. So, wala tayong problema dun sa center diode. So, kung papansin ninyo, ayan, magkamukha-magkamukha. Ngayon, kukunin ko lang yung center diode dito na pamalit natin dun sa shorted. So, kunin ko lang. So, ayan, bale, nakuha ko na yung center diode dun sa isang board. Bale, ito siya. Ngayon, bago natin ilagay ito, itest na muna natin para masiguro tayo kung talagang good ba tong diode na kinuha natin. So, base dito sa pag-test natin, dito sa center diode, good naman. Ayan, ulitin ko para makita nyo. Forward test, reverse. Ayan. So, reverse test, wala na tayong nakuwang resistance. Sa forward na lang. Ayan, no? So, meaning, itong diode na to, good. Ngayon, pwede natin ilagay ito dito sa board na inayos natin. So, ilagay ko lang. So, sa mga beginners dyan, ang paglagay dito sa mga center diode, tignan nyo mabuti. Meron din kasing polarity yan. Huwag nyo basta-basta na lang ilagay. Makikita nyo naman yan, yung positive, yung may kuwet. So, ayan, kung papasin ninyo, bale, tapos ko na may ilagay yung center diode. So, dyan ko na lang pala nilagay. Hindi ko na nilagay dito kasi nahirapan ako maglagay dyan. Pero ganun pa man, okay lang yan kahit na dyan natin ilagay yung center diode. Ngayon, sunod na gagawin natin. Dahil shorted yung center diode na yan, so, bale, ito yung shorted. So, chichar din natin yung kanyang IC. So, check ko lang. Ayan mga boss, base sa pag-check ko dito sa kanyang IC, ayan, kung titignan yung mabuti itong kanyang IC, meron siyang tama, meron siyang putok dito sa ibaba. So, kung titignan natin ganyan, di natin makikita yung putok niya nandito sa mismong terminal sa ibaba. So, tatanggalin ko mo, boss, para mas makita nyo. Buti na lang na tignan ko itong kanyang IC. Kung hindi, posible kung isasaksak natin itong TV. Masisira lang yung coil na nilagay natin na fusible, pati na rin yung center diode. So, masisira lang ulit yan kung tinry natin na iyon tong TV. So, buti na lang na tingnan kung mabuti itong kanyang IC. So, bale, tatanggalin ko ngayon itong kanyang IC para mas makita nyo yung sinasabi kong pumutok. So, tanggalin ko lang. So, kung papansin ninyo, ito yung kanyang IC. So, kung titignan natin, meron siyang pumutok dito sa ibaba. Ayan, no? Ayan. So, kung papansinin natin itong harapan nitong IC, hindi natin basta-basta makikita yung pumutok, pati dito sa likod. So, buti na lang, natignan natin na mabuti yan. So, ngayon, papalitan natin din yan. So, kukuha din tayo ng IC dun sa scrap na board. Ayan. So, buti na lang, meron tayong scrap na board na kamukha pa. So, yan na lang yung kukunin natin kasi same lang naman yan. So, tanggalin ko lang. Ayan mga boss, so tapos ka na matanggal yung IC. So, bale, ito pala yung sira. Ayan, yung pumutok. So, ito naman yung ilalagay natin. So, ang value pala nito, halos same lang. Ayan. Ayan mga boss, TDA6107JF. So, same lang sila. Ayan. Ngayon, lalagay ko na ito mga boss. So, kung papansin ninyo, ayan, bale, tapos ko na mailagay yung IC. Ngayon, itatry na natin to, tignan natin kung magna-normal na ba yung kanyang display, kung mag-okay na ba itong TV.
So, try natin mga boss. So, i-try na natin mga boss. Pero bago pala yan, bale, ito pala yung mga pinalitan natin. Isang IC, ayan, na pumutok. Na ang value ay PDA6107JF. Yan yung kanyang IC sa RGB. At isang coil, ayan, at isang center diode. Ngayon, try na natin to. Sana mag-okay na para may sara na natin to mga boss. So, i-try na natin mga boss. Bale, ito yung power cord. Ayan. So, kung napansin nyo, umilaw itong indicator. Ngayon, tignan natin dito sa kanyang screen. Ayun. So, nakita nyo mga boss. Ayan, okay na. So, nag-normal na yung kanyang screen. So, nagkulay blue kasi nga wala siyang signal. Pero okay na yan mga boss. Itong mga Samsung ganyan yan kapag wala ang antena. So, magkukulay blue yung kanyang screen. Bale, ito yung nakita natin na problema dito. Itong kanyang IC. Isang center diode at isang coil na fusible. Ayan. So, dahil okay na ito mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Bale, isasara ko na lang ito. Sa mga baguhan dyan, sana kahit papano meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like and share itong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So, maraming salamat mga boss! Na talagang pinahanap-hanap ninyo. Oh well, of course, alam nyo yan. Pag mainit, tayo na sa dagat. Sa dagat talaga may halong cheese pa rin at yakap.